Sa dami ng mga lugar dito sa Pilipinas na nakapangalan sa sikat na tao o pamilya, minsan ba ay hindi tayo napapaisip sino-sino sila? Bakit nga ba pangalan o apelyido nila ang binabanggit mo sa tuwing papara sa jeep, tricycle, taxi o kaya naman sa MRT o LRT? Paano napunta ang pangalan nila sa mga street signs, landmarks and building at minsan pa nga ay sa pangalan ng isang buong municipality o city? Gaya halimbawa ng Naiya, ng Araneta City sa Cubao, ng Taft Avenue, Recto Avenue, Calao Avenue, and the list goes on. Puno ng family name sa kalsada pa lamang yan ng Maynila. And among these names on the streets of Manila, one family name surely sticks to us, the Ortigas clan of the Ortigas Business Center. Pero bago natin kilalanin ang pamilya sa likod ng Ortigas Business Center, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para siguradong lagi kang updated sa lahat ng aming post. Marahil marami sa atin, lalo ang new generation, ay hindi na nakakakilala sa mga Ortigas. Baka kilala na lang natin ang Ortigas bilang pasyalan. Paano ba naman kasi, nasa Ortigas lang naman ang ilan sa high-end and biggest shopping mall sa bansa. Alam natin ang Ortigas bilang lugar kung nasaan ang SM Mega Mall, Robinson's Galleria, Green Hills Shopping Center, The Podium, St. Francis Square Mall, at EDSA Shangri-La Plaza Mall. Kaya naman binansagan na nga itong Mall Capital of the Philippines. Bukod sa malls, nasa Ortigas din ang building or headquarters ng mga pinakamalaking firms, hindi lang sa bansa, kung hindi sa Southeast Asia. Nasa Ortigas lang naman ang headquarters ng Jollibee Food Corporation na Jollibee Plaza Building, Lopez Group na Benpress Building, Robinson's Mall na Galleria Corporate Center, na San Miguel Corporation na San Miguel Property Center. Talagang hindi lang ito pasyalan, but a thriving financial center. At lahat ng ito ay bunga ng business and real estate talent ng pamilya Ortigas, most particularly by the father and son, Francisco Emilio Paco Ortigas Sr. and Francisco Paquito Ortigas Jr. Si Don Francisco o si Don Paco ay hindi nagmula sa mayamang pamilya, bagamat may kaya o middle class. Hindi gaya ng kanyang mga kasabayan na mula sa Araneta, Madrigal at Rojas Zobel Ayala clan na matatawag na titled o landed family at anak ng mga landlords, si Don Paco ay anak na simpleng may bahay na si Asuncion Barcinas Ituazon at amang isang army captain and commander na si Ignacio Ortigas E. Blanc. Si Ignacio Ortigas ay dumating sa Maynila noong March 1861 mula Madre Espanya sa edad na 32 years old. Kinalaunan na istasyon ito sa Porac, Pampanga at dito na nga nakilala si Asuncion Barcinas. 7 taon mula nang makatapak ito sa Porac ay pinakasalan nito si Barcinas noong November 6, 1868. Hindi nagtagal ang pagsasama ng mag-asawa dahil 9 taon pa lamang mula nang bumuo ng pamilya ay pumanaw si Ignacio noong August 11, 1877. Iniwan nito kay Asuncion ang 3 anak na lalaki na sina Ignacio, born February 7, 1872 na naging isang doktor, Miguel, the Black Sheep, born on November 15, 1893 and reportedly died when he was 19 from poisoning, at ang bunso na si Francisco Paco Ortigas, who would later became the Rufus Kuwait of the Philippines and the patriarch of the prominent Ortigas and Company. Si Don Paco ay ipinanganak noong September 11, 1875 sa Porac, Pampanga. Dahil sa maagang pagpanaw ng ama ay dinala ito ng kanyang ina sa Maynila. Sa Maynila ay nakatira sa mas may kayang mga kamag-anak sina Don Paco. Dahil sa nakitaan siya ng angking talino ay pinasok siya ng kanyang ina sa Colegio de San Juan de Letran sa ilalim ng educational scholarship. Sa Letran din siya nag-aral dahil Letran lang ang tumatanggap ng mga anak ng biyuda bilang estudyante noong panahon na iyon. Sa Letran niya nakilala at naging kaibigan sina Sergio Osmeña, Francisco Imperial, Vicente Madrigal, who would soon be the patriarch of another real estate family of the Madrigal clan, and Manuel El Quezon, the future president of the Philippines and soon a business partner of Don Paco.
Nagtapos sa literan si Don Paco with exemplary marks, kaya naman tuwang-tuwa sa kanya ang mga friars o pari sa literan. Sa katunayan, hinikayat pa siya ni Father Jose Noval para pumasok sa seminaryo at maging pari. Ngunit ang batang Don Paco Ortigas ay nag-ambisyon na magbukas ng isang pharmacy sa Intramuros bilang isa ito sa lucrative business noon. Balak sana niyang tawagin ang kanyang pharmacy na Farmacia Ortigas. Ngunit hindi rin ito nangyari at mas minabuti nitong kumuha ng law degree sa University of Santo Tomas o UST. Para suportahan ang kaniyang pag-aaral sa UST, ay nag-working student ito bilang intern o abogado silyo sa Ikaza Idelpan Law Firm ng tanyag na abogado na si Don Jose Juan Ikaza. Nakasama din dito ni Don Paco ang isa pa sa tanyag na abogado ng kanyang panahon at mula sa prominenteng angkan ng mga Araneta na si Gregorio Araneta na noon ay nagtatrabaho sa law firm bilang first assistant. Bukod sa pagiging intern para suportahan ang kanyang pag-aaral, siya rin ay nakatanggap ng tulong o suporta mula sa kanyang kuya na si Dr. Ignacio Ortigas. Ganap na naging abogado si Don Paco noong March 1896. Pagka-graduate ay nagtrabaho pa rin ito sa Ikaza Idelpan Law Firm bilang assistant. Kinalaunan ay nagbukas ito ng sariling law firm sa Kalye Solana, Intramuros na kinalaunan ay lumipat sa Kalye Cabildo noong 1899. Dahil sa pagputok ng Philippine-American War ay napilitang isarado nila Don Paco ang law firm. Gayunpaman, hindi natapos ang karera ni Don Paco dahil nga sa galing sa usaping batas. Itinalaga ito ng US Military Governor to the Philippines bilang Registrar of Deeds of Southern District of Manila. Later on, in 1902, he would become the Register of Deeds of the whole Manila. Nang bahagyang naging kalmado na ang lagay ng Maynila sa Philippine-American War, muling nagbukas ng law firm si Don Paco kasama pa rin si Rafael Delpan. Ngunit sa pagkakataong ito, kasama na nila as law firm partners si F.P. Fisher, Charles Conn at Judge J.W. Husserman. Tinawag ang law firm bilang Ortigas, Delpan and Fisher Law Office. Bilang abogado, nakilala si Don Paco bilang natatanging abogado na kayang ipanalo ang bawat kasong hawak nito sa harap ng Korte Suprema. Siya rin ay nakilala as the lawyer that can reverse the high tribunal itself. Kaya naman nakuha niya ang reputasyon bilang Rufus Choate of the Philippines. Year 1910. Bagamat successful ang kanyang law firm, ay nagbitiw ito rito para mag-focus sa kanyang bagong posisyon sa ilalim ng American government. Siya ay naatasang i-review at baguhin o i-overhaul ang Philippine civil law kasama si Judge W.J. Goldsboro for the Code Commission. Siya rin ay naging law professor sa UST at University of the Philippines Diliman, kung saan siya rin ay inalok na maging UP president. Ngunit kanya itong tinanggihan. Instead, he became a member of the Board of Directors. Siya rin ay inalok para maging Supreme Court Chief Justice and Finance Secretary, ngunit kanya rin itong tinanggihan. Of course, aside from being an accomplished lawyer and orator, Don Paco's greatest achievement and probably his best legacy to not only his descendants but to the rest of the Filipino people is the formation of the Ortigas and Company. Gaya ng mga old family of Manila like the Araneta and Zobel Ayala, who first saw the potential of Manila's haciendas and barren lands as potential business and commercial centers, Don Paco would also see the then Hacienda de Mandaloyon as the same. Pagmamay-ari na Agustinian friars ang Hacienda de Mandaloyon na may lawak na 4,033 hectares. Sa lawak nito, back in the day, it spans from Mandaluyong, San Juan, Pasig, and Quezon City. Kaya dito nakuha ng Mandaluyong ang pangalan nito. Kasama si Dr. Frank W. Dudley ay nabili nila ang Hacienda Mandaloyon noong January 20, 1920. Dudley later surrendered his shares to Phil C. Whitaker, and the company became known as Whitaker and Ortigas. After 10 years, on July 10, 1931, nadagdagan ang partners ng Whitaker and Ortigas at naging Ortigas Madrigal Ecija, SNC, as Limited Partnership by Shares o Sociedad Comanditaria por Acciones and Incorporated. And obviously with new business partners BCM Johnston, Clyde Dewitt, Fulgencio Borromeo, and Vicente Madrigal, and then Senate President and soon-to-be Philippine President Manuel L. Quezo. Dahil sa stature ng kumpanya, naging managing and general partners o socios gerentes colectivos at limited partners o socios comanditarios ang mga shareholders ng kumpanya maliban kay Manuel L. Quezon. Siyempre, si Don Paco ang nangunguna sa kumpanya, o let's say president or at the seat of the head of board of directors.
In 1956, Vicente Madrigal withdrew from the partnership and the company became Ortigas and Company Limited Partnership that we know today. Dahil sa galing sa negosyo o real estate business, Don Paco is sought out for his business advices. Gaya na lamang ni Don Andres Soriano y Rojas of the Rojas Ayala Zubel clan. Kaya naman bukod sa Rufus Coat of the Philippines, tinawag siyang Father Confessor of Manila Businessman. Aside from Ortigas and Company, Don Paco is also associated with other businesses. He was one of the founders of Filipinas Compañía de Seguros and served as a director of Manila Railroad Corporation, People Mortgage and Investment Company. Pinakasalan ni Don Paco si Julia Vargas ng prominenteng Creole clan of Old Manila at anak ni Basilan First Governor and Komandante de Mariano Guerra, Don Eduardo Vargas. Gumawa rin na sariling pangalan sa Old Manila Society si Julia Vargas Ortigas. Sa impluensya ni President Manuel L. Quezon, naging against tuberculosis advocate si Julia Ortigas. Naging board of director ng Quezon Institute Against Tuberculosis si Julia Vargas noong February 1929. Kinalaunan, naging vice president ito ng institute and 3 years later, she became the president, a position she held until her death in 1969. Ngunit hindi aakalain ng pamilya Ortigas na ang ina-advocate ng ina o ilaw ng tahanan ay siya ring kikitil sa buhay ni Don Paco. Na-diagnose initially ng tuberculosis sa Pilipinas si Don Paco at sa pakiusap ni Doña Julia at Paquito, dinala nila sa Rochester, Minnesota si Don Paco para magpagamot. Doon ay klinaro ng mga doktor na wala siyang tuberculosis ngunit siya ay mayroong lung cancer. Sakay ng President Coolidge noong November 1935, pabalik ng Pilipinas, sumakabilang buhay ang patriarch ng Ortigas clan. Iniwan ni Don Paco si Doña Julia, 7 nilang mga anak at ang Ortigas and Company. Humalili sa kanya ang anak ni si Francisco Paquito Ortigas Jr. Born on November 10, 1906, batang-bata sumabak sa pagiging leader and chairman of Ortigas and Company si Paquito. He was barely 30 years old when he took over the company. But worry not, kasi gaya ng kaniyang ama, bata pa lamang ay nakitaan na ng angking talento at talino si Paquito. Nakilala siya sa kanyang alma mater na De La Salle Taft bilang accomplished orator at magaling sa sports. Gaya pa rin ng kanyang ama na si Don Paco, naging isang abogado si Paquito. Dahil sa maraming pagkakapareho at sa napakaraming accomplishments si Don Paco, nahirapan si Paquito sa pressure na dala ng pagiging anak ng isang Don Paco. But as an Ortigas that is known to be aggressive in business and in terms of philanthropy, Don Paquito proved to be even better than his father. Iniwan ni Don Paco ang Hacienda Mandaloyo na isa pa din malawak na bakanting lote. Dalawa ang options ng Ortigas and Company sa Hacienda. First option, make it a business and industrial area for subdivisions and residential areas to benefit from. Second option, make it almost like a mini city with private schools, hospitals, churches, post offices, police stations, private sports and social clubs in it. And looking at the Ortigas Center now, successful si Don Paquito sa parehong options. Kumpleto ang Ortigas Center sa mga ito. Bukod sa nasa Ortigas Center ang headquarters sa malalaking kumpanya na nabanggit natin kanina, mayroon itong exclusive subdivisions gaya ng Barranca, Capitol, Wakwak, Green Hills, Valle Verde, at Green Meadows, bukod pa sa condominiums na managed and owned by Ortigas Land. Meron din itong prime hospitals gaya ng The New Medical City, Rizal Provincial Hospital, at Cardinal Santos Medical Center. At syempre, meron sa Ortigas ng hindi lang basta private schools, kundi ilan sa mga top and exclusive schools in the country. Nandito ang De La Salle Green Hills, Xavier School, Immaculate Conception Academy, Lourdes School, St. Pedro Poveda College, at St. Paul College. By 1966, the construction of Green Hills Center started, designed by renowned architect Juan Nakpil. Natapos ang construction ito by 1977 and it opened to the public. From 1980s hanggang 90s, ito ang leading shopping mall sa Metro Manila. Ngunit kasabay nito, bahagyang tumigil ang Ortigas and Company sa pagdevelop ng real estate properties. By year 2000, binalak ibenta ng Ortigas Family ang kanilang crown jewel na Green Hills Shopping Center.
pinag-agawan ng malalaking conglomerates ang Green Hills Shopping Center. Nagbid lang naman dito ang Zubel de Ayala family of Ayala Group, John Gokongway Jr. of Robinson's Land, and Henry C. of the SM Group. Kasama sa ibinibenta ng Ortigas family ang 18.5 hectares na land holding at sa Ortigas Avenue and E. Rodriguez Jr. Avenue sa C5 in Barangay Ugong, Pasig City. Hindi naging successful ang bidding dahil walang nakatapat sa presyo na gustong makuha ng Ortigas family. Undisclosed ang amount na ito. Pero imagine na lang natin na sa laki ng Green Hills Shopping Center at sa laki rin ng maaaring makuhang profit dito na makakabili, bilyong dolyar ang asking price ng mga Ortigas. Kayo, anong hula niyo? Share nyo naman sa comment section. Dahil sa hindi nabili ang Green Hills Shopping Center, muling nag-develop ang Ortigas and Company ng isa pang shopping complex. In 2005, Tiendecitas, a shopping complex located inside the 18.5-hectare Frontera Verde property along the C5 road in Pasig was established. Ang lupang kinatitirikan ng Tiendecitas ay ang land holding na originally kasama sa binibentang Green Hills Shopping Center. Hindi man nabili ng mga Ayala at ng SM Group ang Green Hills Shopping Center noong 2001, sila naman ang majority stakeholder ngayon ng Ortigas and Company o mas kilala ngayon sa business world na Ortigas and Company Land Corporation Holdings Incorporated o OCLP Holdings Incorporated. Last 2014, Ayala Corporation and SM Prime Holdings acquired the majority shares of the company. Bagamat hindi Ortigas clan ang majority shareholder ng kumpanya, mayroon pa naman silang ibang negosyo. Don Paquito, unlike his father who solely focused on real estate and law, decided to diversify a bit. Nag-invest sa mining ventures sa bansa si Don Paquito at noong 1959, itinatag ang Concrete Aggregates Corporation o CAC na manufacturer ng processed aggregates, ready-mix concrete, bituminous concrete mix, and pre-stressed or precast concrete. Siyempre, kung developer nga naman ng real estate properties, kailangan mo ng quality cements and concrete. Gaya ng kanyang ina na si Doña Julia, hindi rin kulang si Don Paquito sa pagkakawang gawa. Nag-donate ito ng 34 hectares of land, a portion of the hacienda, to the military that is now the Camp Crame and Camp Aguinaldo. At hindi lang sa real estate business at philanthropic pursuits kilala ang mga Ortigas. May isang Ortigas na nakagawa rin ang sarili niyang pangalan sa larangan ng pagpepelikula. Napanood mo na ba ang General Luna? Ang Goyo, the Boy General? O nasaktan at nakarelate ka ba kay Carson ng I'm Drunk, I Love You? Kung oo, we have Fernando Nando Ortigas to thank for, son of the late Don Paquito. Siya lang naman na isa sa founders ng TBA Productions na nagproduce ng mga main D films na ito. In fact, the T in TBA Productions stands for Toko Film Productions Incorporated na solely founded by Nando Ortigas last 2013. Si Nando rin ang isa sa nag-finance ng General Luna ng Artikulo 1 Productions. Kasama si na Eduardo Rocha at attorney Joji Alonso, nagbigay ang mga ito sa Artikulo 1 Productions ng 70 million pesos para sa filming ng General Luna. At present, mailap sa media ang pamilya Ortigas. Pero hindi naman nila kailangan ng exposure, lalo kung forever na nakatatag sa atin ang lugar na Ortigas Center. End of it all, patuloy na nagawa ng sarili nilang marka ang present generation ng mga Ortigas gaya ni Fernando Nando Ortigas in his most modern way. Gaya nga ng motto or favorite saying ni Don Paquito, ever forward, never backwards. Whatever is at stake, keep moving forward. And while we move forward, gaya pa rin ng favorite motto ni Don Paquito, Quo Vadis, salitang Latin na ang ibig sabihin ay, where are you marching? Ask ourselves, where are we headed? Is it for the better and for the progress? Or the better question is, would that put my name along the likes of the Ortigas clan? Are you marching forward? Share nyo naman by commenting below. Nagustuhan mo ba ang kwento ng mga Ortigas? Kung oo, please spread the word by sharing this video. Tandaan, we only move forward, never backwards.